So kapag namay si puyas at chili. Mas masarap sa toy man si. Kasi lasang siyang may. Siyempre siyang may pi. Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Ayan, pagsasanaw po natin yan ay overloaded na pansit. Meron po tayong turon toge. So my kikiam, my own recipe. Ah, di ba? Pinatisang pritong manok. Meron po tayong sweet and chili sauce, toyo mansi, sibuyas na may sili, may sukat. Tara, samahan niyo po muna ako mag-prepare. Natatakam na po. Magprito po muna tayo ng tokwa. Lagay po natin sa medium heat. Hindi po masyadong kalakasan po yung apoy. Hanggat hindi pa po mainit po yung inyong mantika. Sa tokwa lang po ito, ha. Lagay niyo na po yung tokwa at haluin niyo po sa mantika. Bakit ko po ginagawa ito? Maraming beses ko na po nasubukan kahit na teflon ng inyong kawali o stainless steel o kahit ano. Pag mainit po ang mantika, nilagay niyo po yung tokwa, talaga pong didikit. Na, ayun lang po na-observe ko. Kaya ginawa ko po, eto, medium heat yung mantika, nilagay ko na po yung tokwa, haluin nyo po para umikot po yung mantika sa tokwa at hindi na po yan didikit. Maniwala po kayo sa akin. Gawin nyo po ito para naman pag nagpahugas kayo sa mga anak nyo at hindi maaborido dahil kakalkalin yung teflon, tapos magagasis, tapos papagalitan nyo. O, diba, utusan nyo. Tapos yung pinaglutuan nyo naman, aabutin na 3 oras bago kudkurin. O, diba? Ganun, bes. Siyempre, kailangan intindihin nyo rin yung maghuhugas ng pungin, hindi puro luto gagawin nyo, diba? Para pag nagutos kayo sa anak, yung nakita yung kawali, diba? Walang masyadong kukudkurin. Ang dami explanation. Ayan, prito po muna natin yan bago po kayo magbusip. Sa atin naman pong crispy pinatisang chicken wings, maglalagay po tayo ng patis. Huwag nyo po masyadong damihan na parang magbuburo kayo. Hindi naman po gano'n. Yung tama-tama lang pong pampaala. Titimplan lang po natin ng patis. Timplan din po natin ng paminta. Durog na paminta po, ha. Ano ba naman itong paminta na bibili sa siya? Hirap-hirap. Tak-tak. Yan. Okay na po yan. Konti lang pong oyster sauce. Mga 1/2 tablespoon. Pampalasa lang po yun. Para ma-neutralize po yung amoy ng patis. Para mas malinam na po yung amoy. I-mix lang po natin ito ng maayos. Tandaan po natin na kapag mag-mix po kayo ng mga manok, mas maganda po gumamit kayo ng mga sandok o kaya mga to. Bakit po? Kasi para maiwasan po natin yung salmonella dahil fresh po ito. Ito pong manok, isa po ito sa carrier po talaga ng salmonella. Ingat-ingat din po. Sa kapag luluto po talaga ng manok, baboy, dapat po talaga lutong-luto. Hindi po dapat na, kahit paborito nyo pong manok na mahilaw-hilaw manok, okay na. Hindi po, kahit ang manok po nako, ito po isang source ng salmonella, di ba? Hindi po ako nagmamarunong, totoo po yun. Kasi meron din po dito mga nutritionist, health professionals na mga kaibigan, o, diba? Kita nyo po mga kaibigan mo, diba? Kahit malang sa kaibigan, bumawi yung hilatsa ko. Doon tayo babawi. O, diba? Pag, parang ganun yung pagkasama nyo, puro maganda at gwapo, diba? Piling nyo, diba? Piling nyo, alalay na kayo. And okay na po yan. Medyo i-press lang po natin ng konti. Hilera po natin ng maayos. Para po, habang nagre-release po yan ng liquid, kasi maalat po yung nilagyan po natin, magre-release po yan ng liquid at ma-absorb po ng bawat isa. Huwag nyo pong tatakpan, hayaan nyo lang po yan. Pwede nyo po ilagay sa ref. Dito naman po kasi medyo malamig sa loob, hindi ko na po lalagay sa ref.
check na po natin ang ating tokwa. Kung dumikit po ba. Huwag naman sa ano na po. Mapapaya ko nito. Wala na reputasyong susunod nito. Ayun, oh, di ba po? Kahit po teflon ang gamit po ninyo, dumidikit din po ang tokwa. Kaya ganito po yung na-discover ko eh. Yan, medyo nag-golden brown na. Kailan po natin yung mag-golden brown. Ihahalo ko po kasi, ito. Bulol na naman ang... Ihahalo ko po kasi ito sa ating turon toge o lumpian toge at sa ating pansit. Ayan po, okay na po itong tokwa sa... Okay na po itong pagkakaprito po ng tokwa. Hindi ko po i-overcook para... Pag hinalo po natin sa lumpiang toge o pritong toge, ay ma-absorb po yung flavor. Huwag nyo po masyadong iprito at yung matigas na tigas, baka mamaya pag hinalo nyo sa mga ibang ingredients, mga ibang potahe po ninyo, baka mamaya ibang mukhang powder at maging pampalapot po yung toge. Okay na po yung ganyan. Pag gagamit po kayo ng teflon, gagamit po kayo ng wooden na pampahalo kahit ano pong kahoy. Pero ngayon, gagamit po ako nito, pansala. Pero dahan-dahan lang po, para hindi magasgas po yung ating teflon na kawali. Dahan-dahan lang po. Hindi po yung para kayo nagkakahayod ng yun, ng sebo sa mga kaldero. Nagigil-nagigil kayo kung sino nagluto at kayo pinagugas na pag-ano. Pag-ano. Yan, ganda po ang pag-aprito na ito ako, di ba? Husay. Set aside po muna natin itong tokwa. Sa pinagpiritohan po natin ng tokwa, pwede rin po tayo magpirito dito ng chicken wings. Atin pong pinatisan. Umpisa na po natin. Ganon din pong init, kailangan po eh medium heat. Huwag po masyadong mainit kasi masusunog po yung labas at hilaw po yung loob. Sa manok naman po, kailangan po ba talaga mainit na po yung mantika. Sa tokwa lang po yun ha. Pag magpiprito po kayo, mas maganda po, medyo punuin po. Huwag naman po yung puno, may space. Para yung maiwasan din yung pagtalsik. Umamit po ngayon ito, pero hindi ko po dinidikit sa surface o sa ilalim po ng ating kawali kasi baka magasgas. Handa-handa din po sa pagluluto. Lalo na kung teflon po ang inyong gagamitin. Siyempre, kung nagyayaman-yamanan kayo, di ba? Tapos, kagwain ng mga video, panindigan nyo naman. At dahil gagawa po tayo ng toge, nagpatubo po ako ng sarili kong toge. Yung link po ng pagpatubo ng toge, ilalagay ko po sa description box at sa comment section. Pakiclick na lang po. Napakadali naman po eh. Pakita po sa inyo. Mas maganda po itim po yung plastic bag na gagamitin po ninyo. Lagay niyo po sa madilim na lugar. Hindi po sa lugar na madilim kung saan nagtatalaktakan po yung mga walking CCTV. Hindi po yun ibig sabihin ko. Sa madilim na lugar po ng inyong bahay. Oh, yan. Napakaganda po, di ba? Ah! Kalinga! Yan po. Meron po akong strainer. Yan. Nakikita po ninyo yung mga ugat. Mas mahaba po yung mga nasa ilalim kaysa po dito nasa taas. At mayroon po yung training. Ito po, ginawa ko po dito sa Munggo. Click nyo po yung link. Hindi ko na po explain. Para mas maigi po. Click nyo po yung link kung paano po ako nagpatubo ng successful, super successful, very successful at kahit anong gamitin pang derm. Easiest, easier, pinakamadali pagpatubo po ng toge. Ay, pakiclick lang po yung link sa description box at sa comment section. Ayan po, luto na po ang ating pinatisan. Maraming versions naman po ang pinatisan. Iba po, pinakukuluan sa patis, pinututulo bago po iprito. Ito po, direct. Kasi hindi naman po ito talisain ng manok o yung panabong na kailangan yung pakuluin. Siyempre, ito po yung mga manok talaga na malalambot pong lama. Ganda po ng resulta, di ba? Wala po nilagay dito pampakulay. Nakatulong po yung oyster sauce. Kunti lang naman po nilagay natin oyster sauce eh. Saka nag-golden brown dahil wala naman din po tayong nilagay dito ng harina. So natural golden brown ng balat. Ang ganda po diya. Nadali na naman po natin. Mayroon po tayong natirang
show my feeling. Nilagyan ko po ito ng konting harina pa, itlog, at baking powder. Ipiprito po natin. Para kita ko po sa nilagay ko po ito sa sangkalan. Yan, ninilera ko po ng maayos. At, ganito po gagawin po natin. Yan, di ba? Pahaba para mas madali pong kainin. Para hindi na po masayang yung mantika natin. Kapag ganyan po nagluluto kayo na maraming mantika at nanghihinayang po kayo, mag-isip pa po kayo ng ibang bagay na pwedeng iprito. Siyempre, una nyo po iprito karne. Huli po yung mga isda para hindi po lumasa. Kasi pag inunan nyo po isda at mga karne, lalasa po yung karne nyo, magiging ano na, lalasa ng isda. Diba po? Gagawin po natin. Mahusay din po ang magmaro ng iba. Anak! Galing ha! Ayan, ang ganda po ng resulta, di ba? Para po siyang kikiam. Tawagin po natin itong kikiam siomay. Nakita ko lang po sa isang Korean na babae nagluluto sa YouTube yung may ginawa po siyang parang ganito. O di, ginaya ko po yung style. Parang mas appetizing pong tignan, di ba? Ang ganda po. Habang hinahalo nyo po ito, ginaganyan, lalo pong maalasa dahil nga po sa baking powder. Di ba? Okay na okay din pong pang negosyo ito ba? Nakadali na naman po tayo ng bagong recipe. Yan, ahuli na po natin. Ganda po ng itsura, no? Parang crispy-crispy po talaga yung labas. Soft inside po yan, no? Medyo chewy po yan. O, makunat-kunat. Sarap po yun ako. Nakadali na naman ako. Sunod na po natin ang palaman po sa ating lumpiang prito o turong prito o turong toge. Makikita po ninyong kawali ko po o wok. Maitim po. Carbon steel po yan galing France. Ibig sabihin po, habang nagiging dark daw po ang kulay po niyan, mas maganda po. Para po siyang stainless na cast iron pinagalo. Lagay na po tayo ng mantika. Dahil igigisa lang po natin, huwag po tayo masyado maglagay ng maraming mantika sa ating wok. Dali lang po ah. 2 kilometro pala nilagyan ko yung ingredients ko na sa mesa po. Lagyan na po tayo ng bawang. Golden brown lang po natin ng medyo. Okay lang po na maglagay din rin po tayo ng sibuyas. Malaki naman po itong wok eh. So, sa gilid lang din. Dahil bibigyan ko po yung mga kaibigan ko pong mga finish, syempre, kailangan magpa-abahat pa tayo ng papel sa kanila. Chicken po. Giniling na manok po ang gagamitin po natin. Kailan po natin itong medyo mamuti. Pag naglalagay po kayo ng mga fresh meat, bubudburan nyo po ng konting asin. Ano ba asin? Hindi lumalabas. Para po mag-release ng liquid at mas malasa po ang ating mga niluluto. Kailan po natin itong mamuti. Oh, baka nakalimutan nyo na naman po ang ating tagline. Mamutla po pala. Mamutla na parang nakasalubong po ninyo ang may utang po sa inyo sa daan at nakita kayo na namumutla. Ganun po. Gusto ko po pala dito sa manok, medyo patuyuin po para mas malasa. Kasi minsan di ba po medyo may amoy po yung manok. Ito wala naman po. Gusto ko po talaga ganun para mas lumasa po sa feeling po ng ating turon o lumpiang toge. Ayan, medyo nag-golden brown po. Okay na po yan. Lagay na po natin ang kamote. Ang kamote po kasi hindi po mabilis maluto. Ito po yung medyo matagal maluto kamote. Haluin lang po natin mabuti. Gisa po natin ng maayos para lumasa po yung manok sa kamote. At lumasa po yung kamote sa manok. Kapag nagisa na po natin maayos ang ating kamote, lagay na po natin ang bell pepper. Ang bell pepper maganda po kasi magre-release po ito ng liquid. So, hindi po matutuyan po yung ating ginisa.
tandaan po ninyo, medium heat lang po yung ating pagigisa para hindi po masunog yung ilalim po ng ating kawali o pinaglulutuan. Hintayin lang po natin umamoy yung bell pepper para mas masarap po ang ating feeling sa ating lumpia o turuntogi. Ayan, umaamoy na po ang ating bell pepper. Lagay na po natin ng baguio beans o long green beans. Magbibigay din po ito ng extra liquid sa ating pong feeling. Hindi, nakikita nyo po, hindi po ako naglalagay ng tubig. Kasi habang hinahalo po ninyo yan at naiinitan, nagre-release po ng liquid. Kaya ang feeling po nang may lalagay nyo po sa mga pritong turon o lumpia, dapat po walang liquid kasi pag pinrito po nyo yung malamsak, yun po yung nangyayari. Hindi po crispy outside. Hintayin lang po natin medyo umamoy po yung ating baguio beans. Ayan, naamoy ko na po yung beans. Lagyan na po natin ang repolyo. Ang repolyo po dito matigas. Hindi ka tulad po sa Pilipinas, yung medyo may hangin sa loob. Dito parang bato. Napakabigat. Saka pag niluluto po, lumalabsa. Kaya ito, mabilisan lang din pong pagluluto. Ihahalo ko po ng maayos. Maglagay po tayo ng parsley. Siyempre, depende naman po sa inyo kung maglagay po kayo ng kinchay. Iba po, nilalagay niya ng kinchay, di ba? Gusto ko po talaga kompleto. Ito po kasing parsley, mas mild po ito. Gusto ko po mag-isa po ng maayos po ito. Mag-isa po ng maayos po itong parsley bago ko po ilagay ang toge. Kasi pag inuna ko po ang toge at ang parsley, medyo lasang hilaw, hindi po kaaya-ayang tikman. Para po yung mga bagong balita sa umaga na hindi magandang hindi magandang pakinggan yun. Yun po ang ibig sabihin. Hintayin lang po natin na medyo malanta po yung ating parsley. Ayoko pong i-overcook kasi masarap po sa lumpiang toge. Diba yung may crispiness sa loob. Hindi yung pag kinagat nyo eh, yung kamote eh, nagiging harina na. Ayan, medyo nalanta na po yung ating parsley. Lagyan na po natin ang ating pinatubo ko na toge. Ano lang po ito, 3 days. Unang araw, babad nyo lang po muna. Hugasan po ninyo. Tapos, pakiclick po yung link sa description box o sa comment section. Nandun po pagpapatubo po ng toge. Paglagay po ako ng toge, lagay na rin po ako ng asin pa. Kasi konti lang naman po yung nilagay natin asin kanina. Para mag-release po agad ito ng liquid. Kasi di po minsan may amoy ang toge na kakaiba kapag hindi na hugasan ng mais. Eto, hugas na hugas naman po. Yan. Hindi po madami yung dalawin po kasi malaki po itong ating wok. At maglagay po tayong paminta. Haluin po natin itong mabuti hanggang sa maayos po yung amoy. Yung amoy luto na yung toge. Yun. Siyempre, titikman mo po yung niluluto po ninyo. Hindi po puro tansya. Wag po kayong basta pa magpa-follow sa recipe na sangkot charitang asin na ganito. Tapos hindi natitikman. O diba? Titikman nyo po lagi yung anyong niluluto. Tandaan po ninyo. Like po sinasabi. Hindi po lahat ng lasa ng toyo, patis, suka ay pare-pareho. Pare-pareho ng alat o asin. Habang hinahalo po natin, lagay na po natin ang ating piniritong tokwa. Opo, hinuli ko po para yung crispiness pag kinagat. Nandun pa rin po ito sa medyo kunat. Ako po, napakasarap. Lagay lang po natin itong mabuti. Combine po natin ng maayos. Sa paggawa po ng turon o lumpiang toge, sa pagigisa po, kapag nakikita nyo po ito, nagre-release na ng tubig ang toge, ay luto na. Pero ito hindi pa po. Kapag konting tubig lang po yung nire-release, huwag po madami kasi lalabsa po at hindi po masarap. Kainin na masyadong malambot po yung toge. Siyempre, sa nanay ko na postiso ang taas at yung baba, kailangan po talagang palambot eh. Siyempre, sa mahal po ninyong mga magulang at lola, lutuin nyo po ng maayos. Ayan! Luto na po ang ating feeling.
Itong filling, pwede nyo rin pong salain para po matanggal po yung extra liquid. Yung pinagsalaan, pwede nyo po yung gawing panlasa sa ibang ginisang gulay. Masarap po yun. Ito po, wala pong masyadong liquid kasi nakita ko na po yung ating togi. Medyo nalalantayo ko po kasi masyadong i-overcook. I-set aside na po natin ito, palamigin bago po tayo magbalot sa ating lumpia wrapper. Natapos na po natin ang filling sa ating lumpia o torontogi. Sunod na po natin ang pagigisa naman po sa pansit. Ganon din po. Bawang, sibuyas. Okay lang po yan kasi mainit naman po itong ating... Hindi naman po yung sobrang mainit. Sama ko na nga rin po yung bell pepper. Nahihirapan akong magbukod-bukod. At lagi ko na rin po yung celery. Sumama ng konti yung carrot. Isa lang po natin ng mabuti. Kaya po nilagay ko na yung celery kasi dito ay po nila yung strong taste, yung mainit, yung matapang na lasa po ng celery. Kaya niluluto ko po, inasisingaw ko pong mabuti. Para hindi po nila masyadong malasakan o makain. Ayaw po kasi nila lasa nun. Kasi yung pagkain po kasi nila dito, hindi na po laging nagigisa. Diba nilalagay sa oven. Gagamitin ko po manok, giniling na manok. Siyempre may mga allergy po kasi sila dito sa mga pati, sa mga seafood. Kaya pag magbibigay po talaga ako ng pagkain, hindi lang po yung sarili ko iniisip po. Yung huwag natin isipin na, bibigyan na nga sila, mapili pa. Hindi po gano'n. hindi naman sila mapili. Marig ba nila kung nag-comment talaga mapili o kaya popos pa sa social media na eto yung luto ng kapitbahay ko na pansit daw na kulang sa sibuyas. At wala man ng pampayaman na repolyo. Di ba mga gano'n? Yun. Huwag yun ang bigyan yung mga ngayon. Gisa lang po natin. Hintayin po natin na... Ay, sandali. Lagi po tayo ng konting asin. Para mag-release po yung ating manok. At hintayin po natin na mamutla na parang nakasalubong po yung may utang sa inyo sa daanan na namumutla. Ganun. Yan, natatandaan niya na po. Yes! Nadali niya. Yan, natatandaan na. Ayan, nagisa na po ng maayos ang ating manok. Lagyan na po natin ang carrots. Baguio beans. Haluin po natin mabuti. Maglagay na po tayo ng toyo. Iba po diba nilalagay po muna ang tubig bago nilagay po ang toyo. Ako po kasi gusto ko pong lumasa yung toyo po sa ating gulay at kani. Dagdagan po natin ng konting asin dahil naglagay na po tayo kanina. Lagyan na po natin ng paminta. Ilagay na rin po natin ang ating piniritong tokwa para mas lumasa. Haluin po natin itong mabuti. Diyan lang po natin ng mabilis na halo. Yung tipong bugulo natin ako sa puso. Yung tipong maghahalo po yung alat sa ating mga rekado. Yan. Saka po lagyan natin ng tubig. Diyan lang po natin ng dahan-dahan na halo. Para po kumalat yung ating mga pampalasa. Mag-combine po yung linamnam sa bawat isa. Pakaluin lang po natin ito. Magbabalot po pala muna. Ayan po, nabalot na po natin ng maayos. Magprito na po tayo. Dapat po ang ating kalan at ang ating mantika po ay medium heat lang po para hindi po masunog ang ating turon o lumpiang toge para mas crispy outside. Yan. Mainit na po ang ating mantika. Tandaan po natin, pag magpiprito po tayo ng turon, ayan, mainit na.
dahan-dahan lang po sa paglalagay para hindi po masira. Dahil nga po isang balat lang po per turon ang ginawa ko po. Isang balat lang po ginawa, hindi po doble na pagkakain kayo minsan sa ibang lugawan na hahanapin nyo yung laman ng turon kung nasaan na. Yan, dahan-dahan lang po. Siyempre sa bahay, sarapan po ninyo, di ba? Kapag nalagay nyo po, papaliguan nyo po ng mantika. Pag maglalagay po kayo ng turon sa inyong pagpirito, huwag po muna kayong gagamit ng tong na ganito kasi masisira po. Sasabog lang po. Sayang po yung turon po ninyo. Gamit lang po kayong kamay o kaya kutsara. Hindi pong buo po yung turon po ninyo. Purpose po nito, kapag piritong-pirito na po, saka po kayo gagamit nito. Ng tong. Paliliguan nyo po para pag binaligtad po ninyo yung turon, hindi po madudurog. Yan, okay na po yan. Ibig sabihin eh, buhusan po natin ng mantika. Siyempre kung deep fried naman, hindi nyo na po kailangan gawin yun dahil lulubog naman po yan. Dahil manipis nga po ang balat, isang layer lang, dalawang kutsara po ang gagamitin po natin para hindi po masira ang inyong turon. Yan, para maganda po ang resulta. Kailang po natin mag-golden brown. Ayan! Sa wakas, luto na po ang ating turon, toge. Ganda po, di ba? Hindi po masyadong natusta. Pero go-golden brown ko pa po ng konti. Okay na po ito. Kain na po tayo! Mabuhay! Ayan! Maraming salamat na naman po sa Panginoon. Nagsama-sama na naman po tayo. Sana naman po naging maayos po inyong araw. Bago po tayo mag-isa, pasalamatan po muna natin, Panginoon. Maraming salamat na naman po sa grasyong bigay niyo po sa amin sa araw na ito. Naway maging magpayapa po ang sitwasyon sa bawat lugar. Iwasan na po ang mga init ng ulo. Maging positibo po sa bawat isa. Magkaroon ng disiplina at pagkakaisa pagmamahal. Ang Panginoon Jesus, ako na po namin sa inyo lahat sa Panginoon Jesus. Amin. Ayan, bagong ligo po ako. Press. Sana po natin. Naglagay na po ako ng pansit sa plato ko. Kasi tinigma ko po kanina. Tama naman. Ito pa po tayo. Si na may sili. Tama na po ako dito sa turon toge. Suka ba ito? Ito po muna, sweet and chili sauce yan. Mas pilok po suka. Suka po na may sibuyas at chili. Panalo. Ito na po natin ito natin pansit. Opo, marami na naman po ako hinanda. Bibigyan ko po yung mga kaibigan ko po mga finish. Pag nagluluto po, kasi pag naisip ko po magluto po ang pansit, dinadamihan ko po sa ng turon o lumbyang toge o turon toge.
Ano? Ang sarap po ng tokwa. Inabsorb talaga yung mga lasa ng pampalasa po natin. Po natin itong ito po yung natira kong feeling ng siomay. Medyo po harin na ito. Mamaya po siya. Mamaya tuloy. Preparation po pinakita po sa inyo. Yan. Mas masarap sa toyo man si. Kasi lasang siomay. Siyempre, siya may pili. Mga tayo sibuyas. Masarap din po itong buro sibuyas sa pansit eh. Masarap din po yung kinilaw na ano, puso ng saging. Lagay niyo po sa pansit. Naku, napakasarap po nun. Gusto pa sa sotogi, suka. Tsaga ako po talaga magpatugo ng togi. Napakadali naman po, 3 to 4 days lang. May togi na kayo. Lalo na po sa Pilipinas, mas mabilis po itong ubo. Dahil may humidity. Pag nagpapansit po talaga na rin ko, kinukompleto. Pati po yung ulo ng ipon, dinidigdig niya po yun. Sinasalo. Tapos pampakulay niya po at swerte. Tapos nagkakatay po kami ng manok na Tagalog. No, sarap. Napansit. Tapos sibuyas. Apo, pumuti na po ako. Nagpapapansin lang ako. Pansin nyo naman po, pumuti na po ako, di ba? Ito naman ating pinatisan. Chicken wings. Ayan po. Crispy outside, soft and juicy inside, sarap. Dito masarap po itong sweet and chili sauce. Yeah. Tama sweet and chili sauce. Up to the bones.
Hindi ko pa alam kung nagdadamputin ko. Isang tray po ito na baking tray. At ito na ang buhay. Hindi ko po alam kung ilang kilo po ngayon itong luto na. Siguro 5 kilo. Sarap talaga po ng pansit. Ano? Sa mga bata pa siyempre yung mga gulay, challenging po, diba? To, ano, tawagin niyo po yung mga anak po ninyo, tumulong po sa usina. May prepare na, yung madadali po. Kasi pag alam niya, oh, ako nag-prepare nitong carrots, oh, ako nag-prepare nitong ano, talagang kakainin po nila. Matututo na sila kumain ng mga gulay. Tapos habang kumakain sila, sabihin niyo yung vitamins. Tapos bumili po kayo ng mga coloring book o kaya may mga story ng mga gulay, o, di ba? Yung mga mumurahin lang po, kaya mag-invento kayo ng story. Kwento niyo po sa gabi, yung pinakamaganda. Halimbawa, si Pedro ay hindi kumakain ng kangkong. Ang kaya, pagpaborito po ng anak po ninyo, halimbawa sinigang, ang kwentong katotohanan ang kamatayan o katapusan ng sinigang dahil walang kangkong. O, di ba? Talagang emphasize yung mga gulay. Siyempre, pag sinabi niya, ah, kaya pala masalasa ang kangkong, o, kailangan patingin niyo po sa mga bata o yung mga gulay, di ba? Nakwentahin niyo po yung anak sa gabi o sa mga gulay bago po matulog. Makatulugan po ni mapapaginipan pa nila. Ito yung mansi. Sarap. Nalulunod po ako dito sa spring. Ang lalaki po. Baka sabihin nyo naman, hindi spring roll yan. English po yun. Ang Espanyol. Turon. Olympia. Depende po sa pinanggalingan. English, spring roll. Spring roll. Mapa sa lumpiang sariyo ba? O prito, spring roll. Yun po yung best friend. Sabi nga ni Bansang sa Pakuloy, yun yun, best friend. Sarap ulit ng sibuyas. Kakain po talaga akong turon eh. Pinapaligo ako po na. Yung nung tawagin ganyan, pinapaligo ako po na soha. Tapos yung suka, bumabagsak sa pansit. O, di ba, nagbilibig ng asin. Napakasarap.
Ibang mas maliit dito. Ito masarap po talaga sa ano. Toy Mansi. May konting lasa ng cake yum. Meeting matey. May konting guna po. At crispy outside yung bone. Ang sarap po itong sibuyas. Yung buho ko po ngayon, ano? Inspired by... may ganun na. Inspired by Richard Gomez. Yung pong pili ko lang niyang dahas. Ganyan po yung tsura ng buhok po niya. Para po yung ano... Yan, ganyan po. Siyempre, kumpara ko sa mga may mga ito ng artista. Kahit ba lang doon, bumawi ako kumpara sa kanila, di ba? No? Ito yung gusto kong pati ng chicken, itong flat. Crispy, juicy, soft, hindi po dry. Na mahirapan pa lumulokin, hindi. Wala po itong harina. Nakita niyo naman po yung recipe, di ba? Yung buk. Huwag po kayo magbibigay ng buto sa aso. Nakakamatay po ito. Sa aso. Kasi ito po yung buto na pinakamataas ang fiber content. Mahirap pong nguyain. At matalim. Marami pong namamatay na aso dyan. At huwag nyo pong bibigyan ng chocolate ang aso. Lason po sa aso yun, chocolate. Sarap ng tokwa, lumasa talaga. Ganun po gawin nyo sa tokwa, piprito nyo po. Kasi pag ginisan nyo lang po, hindi po ma-absorb masyado yung lasa. Kasi nga po, malamot yung loob. Pero kapag naprito, nagkakaroon ng hangin po sa loob, nawawala yung liquid. So pag ilagay nyo rin sa liquid, ma-absorb po yung flavor. Napakasarap. Pagpumunta tayo sa sibuyas. Final. Sa konting suka. Sarap. Maraming nga nasalanan po, Panginoon. Paano po, maraming salamat na lang po sa inyo oras na ilan sa pinalakalakbay. Bago po tayo magkatapos, pasalamatan po muna natin, Panginoon. Panginoon, maraming salamat na naman po sa biyaya at grasya at binigay po sa amin sa araw na ito. Ngayon po, sobrang daming na po dito sa Finland.
Marami salamat po dahil dito ay talaga mayroon po silang pagmamalas sa akin para po hindi ginawin at nire-respeto po ng mga pribadong buhay po dito. Makigabay po yung mga kababayan po namin sa Pilipinas na nakasabay ko po sa pinilangang lakbay. Ganon din po ang kanilang mga pamilya. Makigabay po kami mga tao sa buong mundo na naghahangad po ng kapayapaan at hilom po para mawala ang mga kalat na sakit Panginoon. Bigyan niyo po ng pagmamahal at pasensya po at pagiging mapagkumbaba po ang bawat isa sa kanilang mga puso at isipan para mas maging mapayapa po ang buong mundo. Panginoon, maraming maraming salamat po sa inyong binibigay sa araw-araw. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa ngalan ni Jesus. Amen. Ano po, maraming maraming salamat po. Magkita po tayo mamaya sa greetings and shout-out portion. Hello po, maraming maraming salamat dito na po tayo sa greetings and shout-out portion. Maraming maraming salamat po sa ating mga bagong subscribers, sa ating mga puso, kapamilya, at sa ating pong mga kaibigan lagi po natin nakasama sa Pinilangang Lakbay. Lagi po yun ay isang malaki pamilya po tayo sa Pinilangang Lakbay. Pasahan na po natin ang greetings and shout-out portion. Kamusta po kay Maricel Ison, kay Patty Luther, sa karinderya po dyan, sa Marilaw, Bulacan. Yan, maraming maraming salamat po. Kamusta din po kay Weng Guevara, from Pampanga. Maraming salamat po sa mga kababayan po natin dyan sa Pampanga. Kamusta din po kay Teng Skeptron from Ormoc City, Leyte. Maraming salamat po sa mga kababayan po natin dyan sa Leyte. Ingat po lagi. Kamusta din po kay Marie Rabaca from Dubai. Maraming salamat po sa mga kababayan po natin sa Dubai. Ingat po lagi din po sa Leyte at sa Pampanga. Kamusta din po kay Sheila Canete. Shout out po sa kanyang asawa na si Peter Canete. Happy 48th birthday this coming 3rd of February. Happy birthday po. Ayan. Sana naman po naging maayos po ang inyong birthday. Kamusta din po kay Angela Norcio from Bulacan, Kalalawigan. Maraming salamat po. Ingat po sa mga kababayan po natin yan sa Bulacan. Kamusta din po kay Miel Maverick Borja from General Santos City, Manny Pacquiao Place. Maraming salamat pa sa mga kababayan po natin dyan sa General Santos City. Ingat po lagi. Kamusta din po kay Elo Eson. Kamusta din kay Irvin Patty Fernandez from Australia. Maraming salamat pa sa mga kababayan po natin dyan sa Australia. Yan. Kamusta din po kay Tricia Ducut. Shout out po sa kanyang lola, si Lola Natividad Banaag. Siya po si Tricia Ducut. Mother niya po si Maribel Ducot from Victoria, Laguna. Ayan, maraming salamat po sa mga kababayan po natin niya sa Laguna. Ingat po lagi. Kamusta din po kay Bing Sasil at Jezamin sa Taguig. Ingat po sa mga kababayan po natin niya sa Taguig. Maraming salamat po. Kamusta din po kay Mersal Mamarinta, kay Barang Jeep, kay Alenel Pali, kay Kuya Jerry Solis, kamusta din po, kay Joan Fabroa, kamusta din po, kay Meddy Jude, shout out po kay Mark Jude from Clinton, Iowa, USA. Maraming salamat po sa mga kabayan po natin dyan sa USA. Ingat po lagi. Kamusta din po kay Sheila Bonaventura Canete. Yan. Sa kanya pong habi na si Paul Kenny, happy birthday po. Yan, nakabigreet nga po pala kanina. Maraming maraming salamat na po sa inyo. Oras na inyo sa Pinilakang Lakbay. Kung hindi ko po kayo nag-greet o na-shout out, pakilag lang po ang Pinilakang Lakbay Facebook page. Private message po. Kung friends ko po kayo, wag po sa akin private account. Sa Pinilakang Lakbay po, paka-private message para madali po namin ma-filter. O kaya paka-comment po kayo sa ito po sa latest video po ng Pinilakang Lakbay. Maraming maraming salamat na po sa inyo. Oras na inyo lang sa Pinilakang Lakbay. Basta positive vibes. Good vibes lang po tayo lagi. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang!